mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang maalat na dagat. Noong unang panahon, may magkapatid na nakatira sa isang nayon. Napakayaman ng panganay na kapatid, pero mahirap naman ang bunso nila. Labis na gumagastos ang kuya sa lahat ng pagdiriwang habang walang-wala ang bunso. Kahit sapat na makakain lamang o damit na masusuot. Madalas na nagugutom ang kanyang pamilya dahil halos wala siyang pera. Isang araw, nagpasya siyang humingi ng tulong sa kanyang kuya. Kuya, alam mo bang nagugutom na mga anak ko? Pwede bang humiram ng pera? Bibilhan ko lang sila ng pagkain. Lagi ka na lang nandito para humingi ng pera. Wala akong maibibigay sa'yo! Alis! Dahil sa masasakit na sinabi ng kanyang kuya, umalis na lamang siya doon. Nang pauwi na siya, may nakilala siyang isang matanda. May dalang mga kahoy ang matanda. Teka, sandali lang po. Mabigat po yan. Tutulungan ko na po kayo. Ay, salamat ha. Anong nangyari, anak? Bakit para may problema ka? Hindi ko alam ang gagawin. Nagugutom ang pamilya ko, pero hindi ko sila napapakain. Wala akong magawa. Anong gagawin ko? Ganun ba? Matutulungan kita. Kung tutulungan mo akong iuwi ang kahoy na ito, may ibibigay ako sa iyong magpapayaman sa'yo. Sige ho! Dinala niya ang mga kahoy papunta sa bahay ng matanda. Maraming salamat, anak. Pwede mo nang ibabayan rito. Pagpalain ka ng Diyos at payamanin kanya. Nagbigay ang matanda ng matamis na tinapay, saka sinabing, kunin mo to at dalhin mo sa gubat. Habang naglalakad ka, may makikita kang 3 puno ng sinigwelas. May bundok sa likod ng mga punong ito. Kung titignan mo nang mabuti, may makikita kang kubo. Pumasok ka sa kubo. May 3 unanong nakatira roon. Gustong-gusto nila ng tinapay. Siguradong bibilhin nila ang tinapay sa iyo. Ibigay mo yan, pero huwag mo silang sisingilin. Imbis na pera, humingi ka ng gilingan gawa sa bato. Sinunod niya ang sinabi ng matanda at pumunta nga siya sa gubat. Napadaan siya sa maraming puno hanggat isa-isang puno na lamang ang nakikita niya. Sa kanyang paghahanap, may nakita siyang 3 magkakatabing punong sirwelas. Habang naglalakad siya papalapit sa mga puno, nakakita siya ng isang maliit na kubo sa likod. Pagpasok niya sa loob ng kubo, nagulat sa kanya ang mga unanong nandito. Sino ka naman? Paano ka nakapasok dito? Ha? Ako po si... Baka magnanakaw siya. Anong nanakawin mo, ha? Ano? Hindi ako magnanakaw. Ako isang... Biglang nakita ng mga unano ang hawak niyang tinapay, kaya agad-agad nawala ang kanilang galit. Sabi ng isa, oh! Dapat naming makuha yung tinapay. Pwede kang kumuha ng kahit anong kapalit. Oo, sige. Ibibigay ko to sa inyo. Pero ang kapalit naman po nito, bigyan niyo ako ng gilingang gawa sa bato. Oo, sige. Pero tandaan mo, hindi ito ordinaryong gilingan. Habang gumigiling, matutupad nito lahat ng hinihiling mo. Kapag natapos ka na, takpan ito ng pulang tela at siguradong hihinto ito. Kinuha niya ang gilingan at umuwi na siya ng bahay. Pagdating niya, nakita niyang gutom na ang kanyang asawa at mga anak. Dali-dali silang naglapag ng tela sa lupa. Pinatong niya ang gilingan sa tela at nagsimulang maggiling. Gilingan! Oh, gilingan! Bigyan mo ako ng ulam! Oh, gilingan! Pahingi ng ulam! Nagsimulang gumawa ng ulam ang gilingan. Tinakpan niya ito ng pulang tela at tumigil sa pag-andar ang gilingan. Nang tinanggal niya ang tela, umandar muli ang gilingan. Gilingan! Oh, gilingan! Bigyan mo ako ng kanin. Oh, gilingan, bigyan mo ako ng kanin. At agad-agad na gumawa ng kanin ang gilingan. Nagpakabusog silang lahat. Araw-araw, humihiling sila sa gilingan ng maraming bagay. Arena,
lentil, dawa at marami pang iba. Dinadala niya ang mga ito sa palengke para ibenta. Marami na siyang naipong pera. At yumaman siya ng yumaman. Nagpatayo siya ng malaking bahay para sa kanyang pamilya. Marami silang nasusuot na damit. Masaya ang lahat maliban sa kanyang kapatid na ngayon naiingit na sa kanya. Paano nangyari to? Noong isang linggo lang, nanghihingi siya ng pera. Pero ngayon, mayaman na siya. Ah, parang may mali. Pumunta siya sa bahay ng kapatid at patagong inalam ang katotohanan. Hindi nagtagal, nalaman niya ang sikreto. Kinabukasan, ninakaw niya ang gilingan at nagpa siyang umalis sa nayon kasama ang kanyang pamilya. Tara na! Bilis! Galaw! Hindi malayo sa nayon, may nakita silang dagat. Pagdating sa dagat, sumakay sila sa bangka at pumunta sa malayong isla. Sinubukan nilang gamitin ang gilingan. Gilingan, oh gilingan! Bigyan mo ko ng asin, oh gilingan! Pahingi ng asin! Bigla na lamang, gumawa ng asin ang gilingan. Pero hindi alam ng kuya kung paano patigilin ang gilingan. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng asin. Sumobra na ang bigat ng bangka, kaya nalunod silang lahat. Kung hindi lang siya nainggit sa kapatid niya, masaya sana silang namumuhay ng kanyang pamilya. Hindi tayo dapat mainggit sa iba at maging kontento tayo sa kung anong meron tayo. Mga bata, ganito ang nangyayari sa mga sakim. Huwag niyong ikumpara ang sarili niyo sa iba at humingi ng bagong laruan. Huwag makipag-away sa kapwa dahil lang sa mga bagong laruan. Nakita niyo ba ang nangyari sa kuya dahil sa inggit niya sa kanyang kapatid? Mga bata, sa tingin niyo, maiinggit pa ba kayo sa iba? Hindi na po! Hindi na po kami maiinggit! Hindi na po! Hindi po kami maiinggit!